Sa tuwing haharap daw sa salamin ang 17 anyos na si Mika, malimit siyang madismaya. Ang dati kasi niyang makinis na mukha, ngayon napuno na ng sandamukal na pimple o tagyawat. Siyempre bumaba yung self-confidence ko. Parang ayoko na lumabas ng bahay. Ayoko na makipag-hangout sa mga friends ko kasi lagi na lang napapansin, hala, dami mo ng pimples, ano nangyari? Parang ang ganda mo sana. Para nga raw humupa ang pag-umbok at pagnanana nito, ang turo raw sa kanya ng kanyang kaibigan, pahiran ang mga tagyawat ng toothpaste. Pero, wa-effect naman daw. Kaya, ang madalas niya raw gawing remedyo, tirisin ang mga ito. Pag may lakad ako, tapos syempre maumbok siya, alam ko na pwede naman na siya putukin. Inaano ko na lang, tinatanggal ko na lang siya. Ang pagkakaroon ng tagyawat, sintomas ng inflammation sa ating balat. Nade-develop ito kapag ang dead skin, oil o bacteria ay bumabara sa pores ng ating skin. Dahilan para umumbok, mamula at kung minsan maglabas pa ng pus o nana. Karaniwang tinatagyawat ang mga nasa adolescent stage katulad ni Mika. Kung kailan mas nagiging oily ang skin. Actually, mas prone to develop acne ang mga lalaki, no? Kasi they have bigger oil glands. But also women in general can have acne, especially when you have history of acne in the family. Pero ang tanong, safe bang putukin o tirisin ang pimple? Ayon sa ating resident dermatologist na si Dr. Jean Marquez, ang mga hinog na tagyawat, mainam na lang na hayaang pumutok ng kusa at umimpis. Kung pupwersahin daw kasing putukin, lalo na kung hindi pa masyadong maumbok at hinog, maaari itong maimpeksyon at kung magsusugat, pwedeng mauka at magbeklat. Sa gagalawin nila yon, kasi para lumabas yon, you have to put too much pressure. Kapag masyado mang diniinan ng iyong balat, pwede namang masugat din in return and pwedeng mamula lang at mamaga yung mga blackheads and whiteheads na yon. Kapag kasi pinutok o tiniris din ng basta-basa ang tagyawat, maaari nitong masira ang protective wall sa ilalim ng ating skin. Sa ganitong paraan, pupwedeng kumalat ang bacteria sa layer ng ating balat sa pamamagitan ng ating dugo. Dahilan para ito ay kumalat at manganak ng mas marami pang tagyawat. Hindi rin daw gamot sa tagyawat ang pagpahid dito ng toothpaste. Kaya lang nila nilalagay yan kasi they have a feeling na parang naiibsan yung siguro yung swelling, no, lalo na kung malamig, but it doesn't really have any effect on the acne. Hi, hello. Para tulungan si Mika sa problema sa tagyawat, isang libreng treatment ang ibinigay sa kanya ng Pinoy MD. Gano'n nakatagal yung tagyawat mo? Actually, matagal na po siya, pero lumala lang siya this April. Unang tinanggal ang bara sa pores sa pamamagitan ng acne facial. Gamit ang extractor needle, marahang piniprick ang pimple, ni-steam ang skin para ma-open ang pores. Sinundan ng erbium glass laser o clear acne laser. May ma-feel ka lang na konting heat, no? Ang ginagawa nito is to destroy the oil glands and the bacteria dun sa ilalim ng pores, okay? At panghuli, nilagyan ang mukha ni Mika ng T3 mask na siyang papawi sa pamumula at para mabilis matuyo ang sugat ng tagyawat. Binigyan din si Mika ng libreng gamot ni Dr. Jean. This is a mild facial cleanser. You have to use it twice a day. Tapos, ito ngayon yung panglinis mo. This is an acne lotion. It contains antibacterial that can remove also the dead skin. Para sa mga kapo sa budget, pwedeng subukan ang ilang home remedies na aprobado naman ng alternative medicine. Pigaan ng lemon o kalamansi ang bulak at saka marahang ipahid sa tagyawat. At saka ito pahiran ng honey bilang moisturizer. Pagkatapos, banlawang mabuti. Para maiwasan ang pagkakaroon ng tagyawat sa mukha, iwasang gumamit ng mga oily hair products. Sa halip na matapang na sabon, gumamit lamang ng light soap o cleanser sa mukha. Iwasan din kumain ng matatamis at ng mga dairy products. Lalo't nakaka-trigger ito sa pagdami ng tagyawat. Higit sa lahat, iwasang magpuyat na factor din kung bakit tayo nagkaka-pimples. The most practical thing to do is magpakonsulta ka agad sa derma. Para sa marami, biyahe ang pagkakaroon ng tagyawat. Kaya para hindi ito lumala, huwag na itong balakin pang ipop.